riding gears. Gaano nga ba kaimportante ito? Naglo-long rides man tayo, racing, or everyday commute. Dagdag protection ito kung sakaling dumating man ang hindi inaasahan. Ang mga riding gears tulad ng jacket na to ay hindi basta-basta. Ang design nito at mga paddings niya ay may kaakibat na technology. Ito'y upang maprotektahan ang mga madalas na nai-injure na part ng katawan ng tao. Isa sa mga trusted brand pagdating sa riding gears ay ang Komine. Ang technology na to ay galing Japan. Kaya naman, ito ang aking napili upang bilhin. Tara, samahan ninyo ako. I-review natin ang Komine Riding Jacket Parka 10. So, mga chong, ayun na nga. So, unang-unang nagustuhan ko dito sa jacket na to ay ang kanyang mesh material. Alam naman ng lahat ng mga nag-rides, lalo na sa tanghali, napakainit kapag ka ang gamit mo lang ay yung regular na jacket or mga sweater. So, dahil mesh yung kanyang material, pumapasok yung hangin sa loob. Kung makikita nyo, ayan siya, malalaki yung space na kanyang fabric, kaya pumapasok talaga yung hangin. And syempre, kapag ka original na Komine yung binili ninyo, siguradong high quality yung kanyang mga zippers. Pati yung kanyang mga velcro, talagang high quality rin. Nakadesign din siya para madali lang i-adjust yung velcro sa wrist. Madali siyang i-grab kahit na naka-gloves ka. O ayun na nga, paano ba malalaman kung original yung nabili ninyo na Komine jacket? So, titignan nyo yan sa may loob ng jacket, yung etiketa niya. Kailangan ninyo gumamit ng cellphone or any camera and itutok nyo yan dun sa etiketa. Dapat may lalabas na ganyan, yung naka-okay. Technology yan para ma-prevent yung pangongopya. Maliban sa mesh material, meron din siyang hollow na parang fabric. Hindi ko alam kung anong tawag rito, pero ito yung parang sa mga mamahali na jacket ng New Balance. Parang sportswear, yung mabilis matuyo. And isa sa gustong-gusto ko dito is napaka-smooth niya. And at the same time, reflectorized siya lalo sa gabi. So dito, hindi masyadong kita yan, pero kapag nasa labas kayo, kitang-kita yan pag nailawan kayo ng mga sasakyan. Added safety feature na rin yan. And para sa mga magtatanong, no, hindi siya waterproof. Isa pa sa nagustuhan ko rito ay yung design niya. Hindi siya masyadong OA na parang pang racing. Medyo casual lang siya. Tulad nito, meron siyang hoodie. And high quality yung kanyang mga garter sa hoodie. Kung gusto niyo sikipan, pwede naman. Kung ayaw naman ninyo ng hoodie, huwag kayong mag-alala. Removable din siya. Napakadali lang nito tanggalin dahil naka-zipper lang to at saka velcro. Hanapin nyo lang yung bulsa sa leeg, tapos hugutin nyo yung velcro kaliwat kanan. Pag natanggal nyo na to, tsaka ninyo tanggalin yung zipper. Ayan, diba? Nakatanggal na. Ingatan nyo lang kasi mabilis ma-misplace to. Ganito magiging itsura nyan kapag wala ng hoodie. Madagdag ko nga rin pala, maganda yung pagkakamesh niya, medyo madulas. So kapag ka nag-slide tayo, hindi tayo basta-basta magagasgasan dahil magkikiskisan lang silang dalawa. Abrasion resistant din to, kaya hindi basta-basta masisira ang mesh ninyo. So ayun na nga, tanggalin natin yung mga paddings para makita natin. Oo nga pala, medyo mabigat pa rin siya kahit walang paddings, mga 1 kilo mahigit. Ayan, simulan natin sa arm paddings. Yung kanyang outer material ay ABS plastic. Yung loob naman, malambot na foam. And take note, kapag bumili kayo, make sure na original kasi yung mga material na mga fake ay nakaka-allergy raw based sa mga review online. Kung makikita ninyo, knee yung nakalagay sa kanya. Siguro parehas yung gamit ng Komine na knee at saka yung sa arms. Next, ito naman yung kanyang shoulder pads. So same material pero magkaiba ng hulma. Diyan yan nilalagay. Ayan o. Saktong-sakto. Next, yung ating chest pad. So, same pa rin, ABS plastic. Pero dito medyo na iba yung design niya dahil yung kanyang inner layer ay may honeycomb pattern. So, yung feel niya medyo bouncy. Siguro para to sa protection for shock absorption. Huwag kayong magtaka kung saan nilalagay yan. Basically, meron lang yung pouch sa loob na naka-velcro. Lastly, yung ating back plate. Meron siyang honeycomb pattern, pero wala siyang ABS plastic. Yung kanyang material, makunat na malambot, hindi ko ma-explain, para siyang memory foam. Kahit na i-bend mo at itupi mo, bumabalik pa rin siya sa dating shape. Siguro kaya ganito design nito, for more shock absorption din.
Talaga namang napaka-importante ng pagkakaroon ng riding jerseys, lalo na kung araw-araw kang nasa kalsada or madalas kang nag-rides. Added protection to kaysa naman magsuot ka ng plain riding jerseys, t-shirts, or mga sweaters. Para pag dumating ang hindi mo inaasahan, handa ka at nandyan na. Huwag ka mag-alala, ang Kumini JK114 or Parka 10 ay maporma. Hindi siya masyadong OA, hindi rin siya yung leathery. Talagang swak na swak sa pang-araw-araw. I hope nakatulong tong review na to. Please like, share, and subscribe.